Opening the box, may napansin ako doon na nasama rin pala sa package na ito mga kachoy yung saksakan niya mismo, ano, notification niya mga kachoy. Tuwing kailan ito ginagamit? Pag ano, may ilaw yan eh. Yung overload? Overload. Ah, okay. Natin siya ng 4 na oras. Then after 4 hours ay agent. Good day mga kachoy, welcome back to the channel. And for today's vlog ay pupunta tayo ngayon sa isang warehouse na kung saan bilihan ng generator. So alam niyo naman kasi nagkakaroon na tayo ng power interruption at sa lugar namin ngayon ay brownout. Kaya nag-decide kami ni Mrs. na bibili ng generator para masuplayan ng kuryente ang bahay namin. So gagamitin lang pala natin yung genset na yan for electric fan and syempre for charging ng mga gadgets natin. Ang location pala ng pagbibila natin ng ating genset ay dito lang sa Along La Loma, Quezon City. At kung bago ka lang pala dito sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify naman tayo sa mga bagong uploads natin. So malapit na tayo sa bahay ng seller. Ayan, nag-iikot-ikot lang ako dyan at buti na lang at nakita ko agad itong pintuan na ito. At sinilip ko sa loob na meron silang mga stock ng mga genset tsaka yung mga pump. So di ako nagdalawang isip na lumiko at tanungin kung ito na po ba yung location ng pagbibila natin ng generator. Ayun, na-confirm ko na na andito nga yung warehouse nila. Tara, samahan nyo ko mga kachoy at pasukin natin yung warehouse nila. So ito, kinausap ko lang yung person in charge kasi yung kausap ko pala sa Facebook Messenger ay wala siya ngayon. Kaya ayan, siya muna yung mag-entertain sa atin. Ayan, pinakuha ko na rin yung ating in-order na inverter na generator. Ayan, yung brand pala ng generator na in-order natin is Toyo Hama. 3500i siya. So, inverter type po siya at sobrang tahimik nung sinend sa akin ni seller yung video nung pina-under nila yung genset na ito. Ayan, yung oil capacity ng makina is 350ml lang. At ang genset na ito ay may capacity na 3500 watts. Ayan, so yan po yung capacity niya. So ayan, papabuksan na natin yan kay kuya para makita na natin in actual yung itsura ng ating generator. Ayan, upon opening the box, may napansin ako dun na nilagay ni kuya or natanggal ni kuya dun sa may bubble wrap na may kasama siyang funnel. Ayun, magagamit natin yun sa pag nag-change oil tayo ng ating genset and then yung tools sa pagtanggal ng spark plug. At meron siyang kasama na positive and negative wire na may clamp. Ayan, para naman siguro yung sa may charging. And then manual, syempre importante may kasama din siyang manual mga kachoy. Maliba rin pala dito sa mga inverter nila na genset na mga kachoy ay meron din silang binibenta dito na pressure washer, air compressor, Best Buy yung brand niyan, and then yung mga pumps natin. Ayan, so tinanggal na ni kuya sa box yung ating genset. Kung makikita nyo, maliit lang po siya, no? Napakagaan lang yan mga kachoy, you know? At yung capacity ng fuel niya pala 6 liters. Ayan, so unleaded lang ang pwede natin makarga dyan. At syempre pinituran muna natin para makuha natin lahat ng specification. At check din natin yung box kung baka mayroon pa ibang kasama. Ayan, kasama rin pala sa package na ito mga kachoy yung ano, yung saksakan niya mismo, ano, yung trigger niya na saksakan. Ayan, yan yung funnel na sinasabi ko po sa inyo kanina. Ayan, kakargahan na ni kuya yan ng langis para matesting natin yung genset na yan. Ayan, so ang first pagkaunang paandar daw, kailangan na-andar muna siya ng 4 hours. Then after 4 hours ay kailangan siyang i-change oil. Ayan, so may mga, may nakalagay naman sa manual na recommended na langis is 10W30. Ayan yung pwede natin gamitin. And syempre, pwede naman tayong maghanap pa ng ibang brand ng langis na pwede nating magamit dito sa genset natin. So ito yung specification niya mga kachoy. Tingnan nyo na lang. Toyo Hama yung brand niyan mga kachoy. Ano? Syempre, tapos na ni kuya lagyan ng langis. Ayan, testing na natin yan mga kachoy. Bago pala natin makalimutan, lalagyan pala muna ni kuya yan ng ano, ng gasolina. Unleaded lang pala yung nire-recommend nila na ilagay dito na gasoline para dito sa inverter na genset natin mga kachoy. And ayan, sasalina na ni kuya ng ano, ng gasolina para matesting na natin yung ating
genset. Ang ayaw lang kasi natin is baka mamaya pag hindi natin na-testing pagdating sa bahay ay hindi siya naandar. At syempre, bago natin yan fully gamitin, kailangan muna nating tanungin kung ano yung mga functions na kailangan nating malaman para kahit mga basic lang para at least mayroon tayong idea kapag bumandar na yung genset natin. So ayun niya mga kachoy, kasi brown out ngayon sa amin at kailangan namin gamitin agad itong genset. Choke mo nito doon. Saan? Yan. So yung mga kachoy, maandar na siya at naka-eco mode yan mga kachoy, kaya sobrang tahimik niya. Sa eco mode yan mga kachoy, sinubukan namin tatlong electric fan. Ayan, kayang-kaya naman tatlong electric fan, tsaka isang laptop at tsaka dalawang cellphone yung nag-charge. Ayan, so sabi ng seller is kaya rin naman magsabay-sabay TV, electric fan, ayan. So basta ano, wag lang siyang gawing eco mode. Ayan, yung eco mode niya pala mga kachoy, yung konsumo niya is half liter in 1 hour. Ayan, nasubukan na rin namin, talagang ganun talaga din yung konsumo niya. Totoo yung nababanggit ni seller na half liter per 1 hour. Ayan, kaya 3.5 lang kasi gawa nga ng gusto namin is pang backup lang talaga siya, pang backup lang din. At yan, ako nakita niyo sa video at tinuturo sa akin ng owner mismo ng pinagbilang ko kung paano gamitin. Ayan, meron pala siyang running hours mga kachoy, may kita niyo kung ilang hours na yung umaandar at ilang hours na yung total na inandar na ang genset natin. So kagandahan yan mga kachoy, digital panel na rin siya, no? So digital yung number niya. Ayan, so ayan, pinapatesting ko muna sa pump. Sabi ko kuya, i-testing natin na tol yung pump na yan is 1 HP. Ayan, na-confirm na natin na gumagana, kaya tara, let's orderin na natin to mga kachoy. Boss, tuwing kailan to ginagamit? Pag ano, may ilaw yan eh. Yung overload? Overload. Ah, okay. Ayos, so may oil, ano din siya, alarm lamp po. Malalaman mo kung yung langis niya ay wala na sa level. Gasolina. Unleaded siya raw, premium. Oo. Ayan, papaprepare na natin yung ating resibo para sa kanyang warranty. Ayan, yung warranty pala mga kachoy ay 6 months lang at hindi kasama doon yung parts. Ayan, hindi kasama yung parts sa warranty nila. Tara, uwi na natin to mga kabiyahero at magamit na natin sa bahay. Kasi for sure, magagamit natin siya ng 4 na oras. Then after 4 hours ay i-change oil na natin siya. So, tara, let's mga kachoy. So yung mga choy, no, ito pala yung ating genset, ano. So mag ano tayo ngayon, mag change oil, ano. So naka ano kasi, required kasi ng manufacturer is kailangan siyang i-change oil once na magamit mo na or ma-break in mo siya ng 4 hours. Pero ito ginamit namin to kanina kasi walang kuryente. So ayan, i-change oil natin siya ngayon. Ang binalik ko pa lang langis dito is, or gagamitin pa na nating langis dito is Shell. Ayan, so as per manual kasi, kailangan mo kasing gawin is ititilt mo lang siya pag ganun. So ito pala ay inverter siya na genset, ano. So Toyohama yung brand. So ito yung specs niya. Ayan. So kung bago ka pala sa channel, huwag kalimutan mag-like, subscribe, and hit that notification bell para ma-notify tayo sa mga bagong uploads natin. So ayan, kung nakita nyo kanina sa video natin nung binili natin siya, nabanggit kanina ng may-ari na pinagbilang ko na kailangan siyang i-change oil once na ma-reach yun yung 4 hours na gamit. Ayan, so since na-reach natin yung 4 hours niya, kailangan natin siyang i-change oil. Ayan. So kailangan lang natin siyang i-tilt. Tinanggal ko lang yung side na sapin niya dito. So ito siya. Ay, sorry. Maligtad. Ay, ganyan. So, yan. Toyohama 3500i. Inverter siya. Sobrang tahimik niya mga kachoy, ano. So, kailangan lang natin itong
ano, kaya pala ganyan yung design niya. So para pag nag-tilt tayo mamaya, masasahod natin siya dito. Ayan. So after change oil, papaanda rin ulit natin siya para marinig nyo mga choy. Okay. So ayan, change oil na natin siya. Ayan mga kachoy. So na-drain na natin yung langis. Ayan, so ito yung langis pala na pinadrain na natin. Kung makikita nyo may mga debris-debris pa. Ayan. 4 hours lang yan ha. 4 hours lang yan. Wala pa nga. 3 hours lang. So ayan. Medyo madumi na. Kailangan na natin change oil. Ayan. So tinilt ko lang yan. Wala lang kasi akong tripod. Kaya hindi ko na pinakita kung paano. Pero tinilt ko lang yan. Ginanon ko lang. Tinilt ko lang siya. Para ma-drain natin yung langis. Meron namang drain plug siya doon. Ayun yung makikita nyo. Meron naman siya. Kaso kailangan mong baklasin lahat. Ayan, kailangan mong baklasin to. Pati ilalim, kailangan mong baklasin. So kailangan mo lang may patungan. Ayan. Tapos ititilt nyo lang papunta dito. Para lumabas yung mga langis. Okay. So hanggang dito na lang ang video natin mga kachoy. Maraming salamat sa pagsubaybay. At kung bago ka lang sa channel, huwag kalimutan mag-like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify naman tayo sa bagong uploads natin. So hanggang dito na lang mga kachoy. At see you sa next vlog. Ciao. Yeah.